nangyari sa'yo? Wala. Kahit hindi mo naman sabihin sa akin, alam ko may pinoproblema ka eh. Hindi ba obvious yung problema ko? Ikaw! Tayo! Yun ang problema ko! Ang sabi mo sa akin, huwag kong pakialaman yung nararamdaman mo. Pwes ngayon ako, huwag na huwag mong papakialaman yung nararamdaman ko. Mabuti nga sa Derek na yun. Yeah, nalagay siya sa lugar niya. Paano walang ginawa kundi magmukmuk tungkol sa nangyari sa kanila ni Salve? Kawawa naman si Derek. Hindi niya alam hindi sila tuwi ni magkapatid. Mabuti nga sa kanya. At hindi ko sasabihin para mahirapan siya. You actually fell in love with your own sister? Yeah. But how sure are you na kapatid mo nga siya? What do you mean? Malay mo, pinalabas lang na magkapatid kayo. Malay mo, isa pala sa inyo ay ampon. You know what I think? I think sa mga telenovelas lang nangyayari mga ganyan. And I think you've been watching too many. But sometimes, real life is stranger than fiction. Maraming mga bagay nangyayari sa toong buhay na hindi logical. Talagang may gusto siya kay Mayor. Kaya hindi ako magtataka na inakit niya ito. Ayaw ka na ako kasi nawala mo! Kusa ka rin sumama sa asawa kong mag-dinner. Kusa ka rin sumama sa kanya sa loob ng kwarto. Hindi kanya pinilit. At lalong hindi kanya nirit. Nay, hindi na kaya. Hindi na wala mo lahat. Tama si Derek. Mabait ka daw. Tama si Derek. Maganda ka nga. Hindi lang sa labas. Pati na rin sa loob. Balita ko, lumabas daw kayo ni Lawrence. Akala ko ba hindi natin papakailan na nararamdaman ng isa't isa? Salve. Kung ayaw mong pakailaman kita, huwag mo na akong pakailamanan. Ano? Na-dismiss yung kaso laban kay Alfred? Opo, sir. Pero paano nangyari yun? Malakas yung ebidensya natin laban sa kanya. Sir, naglabas po sila ng sarili lang ebidensya. Mapapahiya lang mo si Carla kung itutuloy nila kaso. Kaya minabuti na ho namin tanggapin yung perang inalok nila para kapalit po ng pananahimik namin. Ano? Sir, ayoko humadungisan ng reputasyon ng anak ko. Pero makakalaya yung hayop na yun. Baka meron pa tayong pwedeng gawin. Nakapag-desisyon na ho kami, sir. I'm sorry. I'm sorry kung wala akong nagawa. Maraming salamat ho, sir, sa lahat ng tulong niyo. Tutuloy na po kami, sir. Tinanak. Mayor De Leon, gamit niyo po. Ano to? Mayor De Leon, mag-bis na ako kayo. Laya na kayo. Sumunod na ako kayo sa akin. I'm back in business. Natutuwa ang buong departamento sa trabaho ang ginagawa mo. Hindi magtatagal. Matitigil na natin ang operasyon ng mga Perantes. You're doing a good job, Pardo. Congratulations. Salamat, sir. Ang susunod natin dapat gawin ay hulihin ang mga taong kasapi sa organisasyon. May listahan ka ba ng mga taong involved? Yes, sir. Nandito po lahat, sir. Sa flash drive. Very good. Pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Hindi magtatagal. Magkikita-kita si Evita at ang kanyang mga anak sa kulungan. Hindi na ako magtatagal. Mag-iingat ka, ha? Sige, sir. Alfred. Miss na miss ko kayo. Miss na miss ko. Yaya, dali mo na si Cherry sa kotse.
Miss na miss ka na rin namin. Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko. At sa susunod na gumawa ka pa uli ng katarantaduhan mo, hahayaan kitang mabulok dito. Ha? Huh? Let's go! Sorry, Salve. Ginawa ko naman ang lahat eh. Pero talaga marami silang connection. Hayop siya. Nakawala pa siya sa kasalanan niya. Salve, huwag ka mag-alala. Hindi ka na masasaktan ni Alfred mula ngayon. Wala nang maaaring manakit pa sa'yo ngayon magkasama na tayo. Magandang araw! Hey! Lo! Welcome home! Thank you very much, Lo. I'm sure you learned your lesson. Don't worry, Lolo. Good? Huwag po kayo mag-alala. Natutunan ko na po lahat. Dapat lang. Via. Lo, maraming salamat po sa lahat ng tinulong niya sa akin. Hindi libre ang pagtulong namin sa'yo. Akala mo ba ilalabas ka namin kung hindi ka namin pakikinabangan? Hindi kita maintindihan. Kaya nga pinapaintindi ko sa'yo eh. Bukas na bukas, babalik ka sa City Hall para ipagpatuloy mo ang pagiging mayor ng bayan na ito. Pero mula ngayon, gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Hindi ka gagawa ng kahit na ano na walang approval ko. Ako ang masusunod. Kakaintindihan ba tayo, Alfred? Nagkakaintindihan ba tayo, Alfred? Ano, kumusta ang negosyo natin dito? Ayos lang ako, kaya lang maraming natakot. Dahil sa talong palaging rage. Huwag kayong mag-alala, ginagawa namin ng paraan yan. Basta sa amin lang kayo didikit para walang sabit, ha? Salamat. Boss! 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 May mga prinyo dumating! Hidaanap pa! Boss! Tara, huwag tayo! Boss! Boss! Tama! 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 Sama ako dun ko sa mga nangyayari sa atin dito, Juno. Sunod-sunod yata ang malas natin. Hindi ka malasan. Meron talagang gumagalaw para pabagsakin tayo. Sino? Ano ba ang nangyayari? Bakit kabi-kabila ang pag-atake sa amin? Hindi na rin sa akin dumadaan yan eh. Sa NBI na yan. Kaya wala na yan sa jurisdiction ko. O, anong gagawin natin? Hahayaan nyo na lang na huliin yung mga kapitalista namin. Hahayaan nyo na lang na magsagawa sila ng raid. Chief, baka nakakalimutan nyo. Kaya ka namin binabayaran para hindi mangyari itong mga ganito. Hayaan nyo. Gagawin ko ang magagawa ko. Dapat lang. Tuli na ako.
Di kami makapagnegosyo ng matino. Dahil kabi-kabila ang raid. At saka ilan sa mga tawa natin na uhuli. Naubos na nga kita ko sa akapyansa ng mga tawan ko. Samang senyalis yan sa negosyo natin, ha? Wala naman yung ginagawa para ayusin. Eh, hindi naman ako basta makagalaw. Hindi naman ako namumuno, eh. Simula nung anak ni Madam Ibita ang namuno ng negosyo, nagkagulo-gulo na lahat. Sinabak lang naman kasi siya. Medyo wala pa siyang kaalam-alam. Mahina sa mamuno. Wala siyang diskarte. Ikaw na lang kaya mamuno. Oo nga. Buti pa nga, boss tayo rin. Ikaw na lang. O kaya, itong si Juno. Magaling din yan. Basta. Palitan na si Derek. Oo nga. Palitan na si Derek. Palitan na si Derek. Kasi pa nga, palitan na si Derek. Ano nangyayari? Mabagsak ang negosyo natin yan eh. Derek, anong ginagawa mo? Halika, pahinga ka na sa kwarto. Alam mo, Jalbe, isa akong malaking loser. Lahat ng ginagawa ko, palpak. Hindi ko mapatakbo yung negosyo na maayos. Si Alfred nakalabas. Wala akong magawa. Ano? Alis na kami. Ano? Ingat kayo. Ayun. Pasahan namin. Buo namin ng paraan. Okay. Ayusin namin yan. Ingat kayo. Byron, sana kayo na mamahala. Malaki yung malulugi sa atin dito eh. Sige na. Ayusin ko yan. Galit na silang lahat kay Derek. Siyempre, di siya marunong mamuno eh. Ikaw ang tunay na anak ni Evita. Dapat talaga ikaw na mamuno ang lahat ng negosyo natin. Dito ako lumaki. Alam ko ang pasikot-sikot na negosyong to. Sino ba nagturo sa'yo? Ikaw. Kung mag-alala, lapit na mapunta sa'yo lahat dito. Paano? Marami nang galit kay Derek. Panahon na para maka-exit siya. Maka-exit? Ngayon ang tamang panahon para patayin mo siya. Patayin? Hindi ako makapag-concentrate na maayos sa trabaho. Alam mo ba kung bakit? Kasi iniisip kita. Iniisip kita buong magdamag. Iniisip kita palagi. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin? Papatayin natin si Derek? Oh, gusto mo mapunta sa'yo negosyo, di ba? Eh, Tito, baka may iba namang paraan. Walang ibang paraan. Hindi mapupunta sa'yo ito hanggat nanggugulo sa'yo si Derek. Ano? Huwag mo sabihin na babakla ka na naman. Chalbe, alam ko magkapatid tayo. Pero, pag nakikita ko yung si Lawrence, siselos ako. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Pero ba't kasi inong inong may halika na nga dito? Tumayo ka na nga. Halika na. Halika na, tumayo ka na. Tumayo ka na. Derek, ano ba? Mahal na mahal kita, Salve. Mahal na mahal.
Ganito'y nararamdaman ko, Derek. Mahal din kita. Hi, Juno. Juno? Late ka na naman daw, umuwi ka gabi. Saan ka magaling? Ano bang pakialam mo? Juno, bakit naman ganyan ang pagsasalita mo sa mami mo? Juno, tungkol ba to sa pagdating ni Salve? Juno, walang nagbago sa atin sa pagdating ni Salve. Ano ka ba? Mahal kita, anak. Mahal na mahal na mahal kita. Please? Juno? Juno! Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat para sa inyong suporta. Lumabas din ho ang katotohanan. Nagbabalik ho ako sa inyong harapan upang ipagpatuloy ang aking paninilbihan sa inyo bilang mayor ng San Marcelino. Ang pagtayo ko sa inyong harapan ay isang testamento na ang isang mabuting pinuno ay hindi kayang patumbahin ng kahit na sino man. Mabuhay ho tayong lahat! Mabuhay! Mabuhay ho tayong lahat! Narinig kong usapan ni Juno at ni Tyrone. Malaki lang itong ba si Derek? What? Ang gusto kasi nila, si Juno ang mamahala ng mga negosyo nila. Balak nilang patayin ang anak ko? Mga walang hiyang yon? Mga inggitero? Hindi pwede! Hindi nila pwedeng patayin ang Derek ko! Anong balak nyo? Uunahan ko sila! Sarap! Ay! Sarap-sarap ng pakiramdam. Ay, nakabalik na ako sa posisyon. Basta ba, hindi mo nakakalimutan ang usapan natin eh. Ako, nagbalik sa'yo dito, kaya dapat lang nagawin mo ang lahat ng gusto ko. Ano bang gusto mo, mahal kong asawa? Ngayon na may kapangyarihan ka na ulit, gusto kong gantihan natin ang salving yan. Kumanda na kayo. Andiyan na sila. Juno, taba! Huwag kang lalabas kung hindi naman kinakailangan. Hindi sa akin mangyari yung nangyari kay Juno. Mabuti na yung nakakasiguro. Diyan ko, mabuti dumating ka na. Kailangan kitang makausap. Alam ko na kung sinong pumatay kay Juno. Sino? Ang pumatay kay Juno. Kumusta ka na, Ate Evita? Julie? Julie, nagbalik ka. Huwag na akong mayakap-yakap.
Ano bang problema mo, Julie? Bakit? At bakit kasama mo to? Dahil pareho mo kaming inapin ni Ate Verna. Julie, wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Ako, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mong pagpapapatay kay Roman. At tungkol sa pagnakaw mo sa anak ni Ate Verna. Hindi totoo yan. Derek, may kailangan ka malaman. Derek, sandali don't lang. Involve yourself. Sandali please. Lang. Anong kailangan ko malaman? Hindi si Ate Evita ang tunay mong ina. Hindi! Ako ang tunay mong mama, Derek. Ako lang. At wala nang iba. Si Verna ang tunay mong ina. Dating